pagod. O, inumin mo na ito, Apo. Masarapang tulog mo mamaya. Alam kong pagod ka sa trabaho. Ha? Thank you, Lola. Abis ka talaga. Nang uto ka pa, inumin mo yan na mabawas-bawasan yung iniisip mo. Alam nila, para mabawasan talaga yung iniisip ko, magpa-check up na kayo. Hindi na kailangan. May gipang kalusugan ko. Malakas pa ako at masustansya mga kinakain ko. Ang gastos lang yan, check up. Hindi na kailangan at mahal ng doktor. Pero hindi nyo naman kailangan mag-alala sa bayad eh, kasi health card yun. Walang bayad. Libre kayo. Ah, basta ayoko magpa-check up. Malakas pa ako, okay pa ako. Kung mamamatay, mamamatay. At handa na akong kunin ni Lord. La. Sure ba kayo na si Lord ang kukuha sa inyo? Ano kung bata to, ah. Bukas, samahan mo na lang ako sa munisipyo. Kukunin ko yung aking pensyon. Sige la. La, nalimutan ko pala mag-withdraw kanina sa munisipyo. Okay lang ba dito muna kayo? Mag-withdraw oo, lang ako? Sige, sige. Maghintay na lang ako dito. Sige, sige. Okay. Maraming salamat sa inyo. Mamimiss ko kayong katrabaho. Tsaka, may 5 days pa ako natitira to render, kaya baka magkita pa tayo sa office. Bye po! Alam mo, parang nakaapo kong sabi ko. Napakasipat nyo, napakabait pa. Kahit ma-busy siya sa kanyang trabaho, ako pa rin inaasikaso niya para samahan at tulungan. Kaya minsan, iniisip ko na, kailan kaya ako kukunin ng Diyos para naman hindi na ako maging pabigat sa kanya. Tama ba ako, Iha, na naaalis ka na sa inyong trabaho? Opo na eh. Eh, bakit naman? Lilipat ka ng trabaho o mag-aasawa ka na? Single pa po ako. Ah, single ka pa? Ah, tulad na apo ko, single din. Hayaan mo, pakikilala ka pa sa kanya. Naku, ikaw mo talaga, Nay. Mabalik tayo. Bakit ka ulit mag-resign? Ano po? Mag-start na po yung chemotherapy ko po next week. Nalulungkot ako marinig yan. O, pagdarasal ko na gumaling ka at humaba pa ang iyong buhay. Salamat po, Nay. Alam niyo po, yan din po ang panalangin ko po eh. Medyo late na po kasi namin nalaman na may sakit ako. Sabi po nung doktor, stage 4 na daw po. Parang kung tutusin po, nihintay ko na lang po na wala na ako. Totoo lang pula, nalulungkot din po ako. Gusto ko pa po umabot sa edad na katulad niyo po. Gusto ko pa pong matupad po yung mga pangarap ko. Magka-asawa, magka-anak. Pero pag nalulungkot po ako, iniisip ko na lang po yung nalaman ko po ng isang araw na hindi kumakatok na po sa puso ko. Parang nag-aantay daw po na papasukin ko siya sa puso at buhay ko po. Alam niyo po, nung marinig ko po yun, palaman ko ang tungkol sa kanya, hindi po ako nagdalawang isip na papasukin po siya sa buhay ko. At dahil po doon, nagkaroon po ako ng kakaibang kapayapaan. Kahit po na parang naghihintay na lang po ako ng kamatayan, natutunan ko po na habang may hininga pa po ako, may layunin pa po ako, may silbi pa po ang buhay ko. Kaya po ng pagbahagi sa iba na habang may buhay, may Diyos. Parang lumakas ang kabungan dibdib ko sa mga sinabi mo. Parang may kumakatok din po ba? Kung oo po, ano pa sana, handa po kayong makilala pa po siya at papasukin po siya sa puso at buhay niyo po. Handa ko siyang papasukin sa aking puso at sa buhay. La, tara. Uwi na tayo. Apo, kailan tayong papacheck up? Wala kong